pamagitan ng ni Angel Gabriel. Maraming salamat, Brother Yusuf. May para po ng tanong. Paano ba ang pagyakap o pagtanggap ng Islam? Ito ba ay nangangailangan ng pagbibinyag kagaya ng Kristyanismo? Ibigay natin ang tanong na ito kay Brother Omar. Sa Islam, wala yung tinatawag na binyagan. Walang maraming seremonyang kinakailangan. Hindi kailangan ang ninong o ninang, walang kandila, walang pakimpin, at walang buhos-buhos ng tubig o langis. Kung malinaw sa isang tao ang turo o ang aral ng Islam at nakahanda siyang tanggapin ito, wala siyang ibang dapat gawin kundi ang manumpa lamang. Siya ay magpahayag at kanyang sabihin na, sumasakli ako na walang ibang dapat sambahin kundi ang Allah lamang, at sumasakli rin ako na si Muhammad ang huling alipin at propeta ng Allah. Matapos na ipahayag itong panunumpa, dito siya magsisimulang gampanan ang kanyang mga tungkulin bilang isang Muslim. Maraming salamat, Brother Omar. Napakaganda pala ng pagpasok sa Islam. At hindi lamang yon, ito ay malaya sa namang magarbong seremonya sa hindi magastos. Ang susunod na katanungan ay naukol sa mga karanasan ng ating mga kapatid. May mga bagay bang tumitigil sa inyo bago ninyo tuluyang niyakap ang Islam? Una nating pakinggan si Brother Ahmad Mabaza. Una ay ang kalagayan ko sa aking pamilya. Pangalawa ay ang katayuan ko sa lipunan. Binanggit ko ito sapagkat binigyan ko at sinalang-alang ang kalagayan ko ng sa aking mga mahal sa buhay. Ang magiging pakikisama niya sa akin at magiging trato. Pangalawa, ang magiging pakikisama, pakikitungo ng mga dati kong kaibigan at kasamahan sa komunidad. Subalit, sa kabila ng mga balakid na ito, ay pinili ko pa rin yakapin ang Islam. At umaasa ko, insyala, na sa darating na panahon ay maunawaan nila ako. Maraming salamat, Brother Ahmad. Si Brother Ahmad Salas naman ang ating barangga. Ang aking mga magulang at kamag-anak na mga Katoliko ay mga bagay na kumitigil sa akin para yumakap ako sa Islam. Pangalawa nito, ang aking tiyuhin ay isang pare at may katungkulan sa simbahan. Pati na ang aking mga malapit na kaibigan, ang iniisip ko ay kung paano ko sila pakikitunguhan. Ngunit isang bagay ang binigyan ko ng pagpapahalaga. Ito ay ang pagsuko at pagsunod ko ng ganap sa Allah. Kaya sa kabila ng mga bagay na kumitigil, niyakap ko ang Islam. Sinunod ko ang tawag ng katuwiran at tamang pananampalataya. Sapagkat dito ko natagpuan ang isang payapang pamumuhay at higit sa lahat ang tapat na paglingkod sa Allah, kalakip ng paggawa ng kabutihan ng dahilang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maraming salamat, Brother Ahmad. Ano naman ang karanasan mo tungkol dito, Brother Yusuf? Mayroon din po akong mga bagay-bagay na pinipigil sa pagyakap ko sa Islam. Unang-una ay yung agam-agam po sa aking pamilya, lalong-lalo na sa aking mahal na asawa na isang Katoliko. Natatakot ako sa posibleng maging conflict naming mag-asawa at ang magiging bunga nito sa aming mga anak na lahat ay nag-aaral sa eskwelahang Katoliko. Pangalawa ay sa mga magulang, kapatid at mga kamag-anak na lahat din ay mga Kristiyano. Natatakot ako na baka hindi nila matanggap at masira tuloy ang aming magandang samahan. Pangatlo ay sa mga kaibigan at sa opisina. Dahil nag-aalala ko na baka bigyan nila ng hindi magandang kahulugan ang aking pagbabalik Islam. Subalit, dahil nga sa nakita ko ang tunay na pananampalataya at tamang landas sa Islam at makaraan ang masuring pagmumuni-muni, hindi ko na inalintana o isinaalang-alang ang mga bagay nito. Maraming salamat, Brother Yusuf. Ating pakinggan naman si Brother Ibrahim. Brother, walang mga bagay-bagay na pumigil sa akin. Tuluyan kong tinanggap at niyakap ang reliyong Islam na walang pag-aalinlangan. Di hindi ko mainisip ang kahihinatnan ng desisyon kong ito. Ang nanay sa kaisipan ko ay nang lubusan akong nakumbinsi sa pinakabuod na turo ng Islam, yung tamang pagkikilala sa tagapaglikha, at lalo na nang nalaman ko rin ang tunay na katauhan ni Jesus
na siya pala ay isang tao at dakilang sugo o propeta ng Allah at ang kanyang turo ay ang pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na si Allah. Maraming salamat, Brother Ibrahim. Siya si Brother Omar ay meron ding karanasan tulad nito. Oo, Brother, meron din. Unang-una, dahil sa ako nga ay pinalaki ng relihiyosong pamilya. Ang katotohanan, ang aking mga magulang ay aktibong-aktibo sa simbahan. Ang isa pa, ang nanay ko ay nagtuturo ng katekisim sa eskwela. Kaya't bago ako nagdesisyon na tanggapin ang Islam, medyo nag-aalinlangan ako dahil sa kung ano na lamang ang sasabihin nila sa akin at maging ang aking mga kapatid. At ang isa pa, iniisip ko rin na kung ano ang sasabihin sa akin ng aking mga kaibigan, lalong-lalo na ang mga naging kasamahan ko sa Knights of Columbus. Ang Knights of Columbus na ito ay kapatiran ng mga kalalakihang Katoliko. Ngunit sa kabila nito, malaki ang aking pag-alala sa mga katotohanang nakita ko ayon sa aking pagbabasa at pagsasaliksik tungkol sa Islam. At sa kabilaan nito, nagpapasalamat ako sa Allah ang dakilang lumikha at iginabay niya ako sa tamang landas sa dahilang tuluyan kong tinanggap ang Islam. At dito ko natagpuan ang tunay na pananampalataya at kapayapaan. Kaya't sa kasalukuyan, sinisikap kong tulungan ang aking mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga kababayan upang kanila rin matagpuan ang tunay na pananampalataya at kapayapaan. Maraming salamat, Brother Omar. Mabalik tayo kay Brother Ismael. Tungkol sa bagay na yan, mga brothers, walang nakapagsigil sa akin sa pagpasok sa Islam. Dahil sa pamilya namin, pinababayaan kaming pumili ng aming pananampalataya. Kaya sa dinami-dami naming magkakapatid, nahahati ang aming pananampalataya sa apat. Sa lahat ng pananampalataya ng aking napag-alaman, tanging sa Islam ko lamang natagpuan ang makatwirang pagsamba sa dakilang Allah. Ngunit ngayon pa lamang, mga brothers, nagpapasalamat ako sa Allah kahit wala pa sa kanila ang nagdideklara ng pananampalatayang Islam dahil napansin kong malaki ang pinagbago nila. Ang mga maraming nakasabit na imahin sa amin ay unti-unti nilang pinagtatanggal. Hindi na sila kumakain ng baboy, nawalan ng yanang dumalo sa pagtitikon, at sa katunayan, ang hipag ko na masugid na born again, at ang isa kong kapatid na lalaki ay nagpapatira pa na kung magdasal ng 5 beses sa isang araw, at ang Allah ang kanilang tinatawag. Inshallah, sa malapit na panahon, pagkakaisahin sana kami ng Allah sa Islam na tanging religion magmula pa noong likhayin ang unang taong si Adan. Napakaganda ng karanasan ni Brother Ismael. Mga giliw na tagapakinig, batay sa salaysay ng ating mga kapatid, higit din ang pinili ang pagsahak sa tamang landas. Tunay ngang mahalaga na itama muna ang sarili upang maitama rin ang landas ng iyong mga mahal sa buhay. Susunod na katanungan, tulad ng nasabi ko sa inyo kanina, ang ating lipunan ay mayroong maling pagkakilala sa Islam at sa mga Muslim. Ano ang unang reaksyon ng iyong pamilya at mga kaibigan nang malamang ikaw ay Muslim na? Una nating tanungin si Brother Ahmad Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Nang tinanggap ko ang Islam, wala akong narinig sa aking mga magulang. Ikinalang nila ang aking pasya. Ngunit sa mga ilan pong kamag-anak at kaibigan, nakarinig ako ng mga pang-insulto at pangungusya. Ngunit pinaglabanan ko lahat ito. Pinakita ko sa kanilang lahat ang pagbabago ko. Ang pagdarasal, ang pakikitungo ko sa kanila, ang pananalita ko, ang pag-iwas ko sa mga bidyo. Ginawa ko lahat ito para mapatunayan ko ang pagbabago. Mayroon ding mga gabing ako'y nagdarasal na sanay magbigay liwanag ang lahat ng ginagawa ko. Pagkaraan ng ilang buwan, ang aking mga magulang ay nagpahayag ng kusang loob na yumakap sa Islam. Kasunod nito ay ang aking 2 kapatid at ang kanilang mga anak. Ang isa kong pinsan na nagtuturo ng Christian religion ay nagmuslim din kasama ng kanyang mga pamilya. Alhamdulillah, tahimik ang buhay ko ngayon at wala akong hinangad kundi ang maglingkod ng tapat sa Allah. Maraming salamat, Brother Ahmad Dibir Salas. Si Brother Ibrahim naman ang ating pakinggan.